Magandang araw pong muli mga boss. Mag-change oil po ako. Gamit po ako ng number 17 na combination wrench. Kung ganitong klase po yung sasakyan nyo mga boss, napakadali lang po nito i-change oil. Pag natanggal nyo na po yung drain plug niya, hayaan nyo lang po siyang tumulo. At pag konti na lang po or patak na lang, ibalik nyo na po yung drain plug niya. Higpitan nyo lang po ng maayos. At ang gagawin po natin susunod dyan is gagamit po tayo ng ordinary oil. Ayan po yung gagamitin kong pamplashing. Mas mainam kasi mga boss bago mo lagyan ng bagong langis. Kahit papaano, i-flashing mo po muna para sigurado ka pong malinis. Oo, nandun na tayo na magastos. Pero kung dadali mo rin naman sa pagawaan, gagamitan ka rin naman po yan mga boss, diba? Eh kung ikaw na mismo ang gagawa ng sasakyan mo, mas makakatibid ka mga boss, diba? Pag naisali mo na yung ordinary oil, paandarin mo. After 5 minutes mga boss, papatayin mo po yung makina. Ganun po ang discarding gagawin mo pag nag-change oil ka. After ng 5 minutes, patay mo na po yung makina. Tapos, i-drain mo po uli siya. Uunahin ko pong tatanggalin dyan is itong oil filter niya. Ayan po yung oil filter. Gagamit ka po dyan ng oil filter rinse mga boss. At kung titignan mo, napakadali lang tanggalin ang oil filter nito kasi walang nakaharang. Open na open para tanggalin mo siya. Hindi katulad nung iba, masikip. Ayan boss, pag naluwagan mo na yung oil filter niya, tansya mo maluwag na at kaya mo na siyang kamayin. Tanggalin mo na po yung oil filter rinse mo para mas madali mo siyang matanggal, kamayin mo na. Siyempre, dapat may nakahanda ka ulit pang sahod. Ayan po. Yung part number ng oil filter nito mga boss, pag tinanggal mo siya, is C110. Pero bago mo po ikabit yung oil filter, tanggalin mo po muna itong drain plug niya. Gamit ka ulit dyan ng box wrench na number 14. Ayan po yung tinatanggal ko kung makikita mo. Mahaba po kasi yung drain plug nito eh. Ngayon, abangan mo ngayon siya na konti na lang po yung tumutulo. Total, malinis naman po yung langis na nilagay mo dyan. Kahit may patak pa yan, okay na po yun. Dahil yung ordinary oil naman na ginamit mo, okay. At hindi naman siya chemical. Ito na po yung oil filter na C110. Ayan po. Bago mo po yan ilagay mga boss, dadampian mo ng langis yung o-ring niya. Ayan po yung o-ring. Oh. Dadampian mo po yan. Para pag ikinabit mo na po siya dun sa base ng paglalagay mo ng oil filter, eh hindi po mapilipit yung o-ring. Kasi kapag magaspang po yun, may possible po lumaban po yung o-ring at pwedeng mapilipit siya or baka maputol pa. Punasan mo muna yung base ng paglalagay mo ng oil filter bago mo po ilagay itong bagong oil filter. Ayan mga boss, dahil napakaliit lang ng oil filter ng BIOS at medyo malakas yung gripping ko ngayon, eh grinipping ko lang po yan, hinigpitan ko po yan ng kamay ko. Oh, ganun lang po. Pero pag hindi nyo po kaya higpitan ng kamay nyo, advisable po na gumamit po kayo ng oil filter wrench. Oh, eto naman po yung sa drain plug nya. Siyempre napunasan nyo na po yan, di ba? Huwag nyo kalimutan yung washer ng drain plug nyo. At siyempre dapat yung pagkakahigpit nyo ng drain plug, kailangan po okay na okay po yan ha. Mahirap kasi magkalik pagdating sa makina. Delikado po. Pwede pong kumatok yung makina nyo kapag naubusan po siya ng langis. Kaya importante po yan. At pag okay na po siya, pwede na po tayong magsalin ng langis. May nakaready po itong 4 liters. Gagamit ka po dyan ng dipstick para sigurado ka po na tama po yung sukat ng langis na ilalagay mo. Kasi hindi ka naman sigurado na na-drain mo lahat. Ayun po yung pamantayan ko dyan eh. Kaya hindi ko po talaga masasabi kung 3.5, 3.6. Hindi ako ganun mag-isip. Para sigurado ka, gumamit ka ng dipstick. Paandarin mo muna. Tapos patayin mo makina. Tapos tsaka mo sukatin. Pag kulang, o doon ka na magdagdag. O diba? Kita mo, yung sukat niya, okay na po siya, di ba? Pero pag umander pa po yan, magkukulang pa po yan ng kaunti. Pero hindi mauubos yung 4 liters mga boss ha. Muli po, maraming salamat sa panonood. Sana po, nakakuha po kayo ng idea kung paano mag-change oil ng ganitong sasakyan. At huwag niyo na pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko.